Dismayado ang Heritage Conservation Society sa pag-demolish sa unang Meralco building sa bansa na itinayo noong 1936 sa Ermita, Maynila. Nananawagan din silang paigtingin ang pagprotekta sa iba pang makasaysayang istruktura sa bansa. May news to go si Victoria Tulad. Bago pa man nagsulputan ang mga naglalakihang gusali sa Metro Manila, nakatayo na ang kauna-unahang Meralco Building sa San Marcelino Street, Ermita, Maynila. Isa sa pinakamodernong infrastruktura sa lungsod noon. Pero matapos ang ilang dekada, heto't halos wala nang natira sa gusali. Noong 2008, idineklara ng Manila City Hall na hindi naligtas ang old Meralco Building at nitong ang nakaraang taon, sinimulan na ang demolisyon. Taong 1936 nang itayo itong old Meralco Building. Sa tagal na nang inilagi ng gusali, naging saksi na ito sa napakaraming kaganapan sa ating kasaysayan, kabilang na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya naman ganoon na lang ang reaksyon ng mga heritage groups nang malamang gigibain na ang gusali. Ayon sa Heritage Conservation Society, malaking kawalan sa kultura ng bansa ang gusali, lalo na't mga batikang alagad ng sining ang gumawa nito, sina Juan Arellano at Francesco Monti. Sa impormasyong nakuha ng grupo, isang fast food chain at dormitoryo raw ang ipapalit dito. Marami sa mga importanteng civic buildings, mga kapitolyo, mga munisipyo, city hall, government buildings ay gawa ni Juan Arellano. Ang nasa harap ng building na ito, yung bas-relief nga na ginawa ni Francesco Monti called The Furies. Monti was an Italian sculptor who lived in the Philippines for almost 30 years. Nananawagan ng grupo sa National Historical Commission o NHCP na paigtingin ang pagpoprotekta sa mga makasaysayang istruktura sa bansa gamit ang National Cultural Heritage Act of 2009. Pero depensa ng NHCP, hindi naman lahat ng lumang gusali ay maituturing na heritage site base sa ilang pamantayan. Yung unang-una yung national significance ng building and how it affects sa community, and kapag yung structure or monument is the venue of an important event. Inaprubahan daw ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang demolisyon dahil na rin sa lumalalang kondisyon ng old Meralco building. Noong 2008, nag-inspect na yung building official ng Manila. Hindi na nga siya building, ruins na siya because nasunog po siya. May document din na sinubmit sa amin na it was already reported by the barangay captain na may nahulog na daw na debris. Nagpahayag naman daw ang Meralco ng kahandaan para tumulong sa pagpepreserba sa obra ni Monti. Dahil hindi raw kaya ng NHCP na pangalagaan ang lahat ng heritage sites sa bansa, nakikiusap ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa kanila para hindi tuloy ang mababaon sa limot ang nakaraan. Victoria Tulad, GMA News.